like muna bago nood at para sa walang katapusang goodbye, mag-subscribe na sa aking channel dahil nag-upload ako ng videos every Wednesday at Saturday. At pindutin mo na ang notification bell para notified ka sa aking bawat upload. Mag-subscribe ka na rin sa aking second channel at tapusin mo itong video to at huwag mo kalimutang mag-comment ng iyong idea at opinion. Hindi ko napahabain ang video kaya naman have fun and enjoy! Hi guys, it's me Kandit. Andyan pala kayo, kararating ko lang ng bahay namin. Alam niyo naman diba, dun sa vlog ko, actually hindi yun buo. Dahil ang haba nang nangyayari sa araw ko, naggaling ako sa Green Hills, punta ako ng Makati, punta ako ng Green Hills, kung saan-saan ako napadpad, kung ano naman nangyari, ang daming pasabog. Sobrang pasabog, ang dami kong nalaman. Kaya naman guys, ngayon, ibubunyag ko na ang dahilan kung bakit nagsisialisan ang mga DJ sa kanilang trabahong makulay, bongga, nakaka-fame, maingay, at masayang buhay radyo. O, ayan guys ha, mag-suit akong salamin dahil sa aking pag-aaral, wow, nag-aaral talaga, diba? Sa aking research, mas naniniwala ang mga tao sa mga tao na kasalamin ng mga 75%, mga ganun. Basta, mga ganun percent, diba? Sabi nga nila, diba? Get a job, job. Get a job that you love and you will never work a single day in your life. So guys, huwag kayong mag-assume. Hindi to sobrang nakakatawang video. So, ito yung more on, ma-enlighten kayo sa buhay ng mga radyo. Dahil yung buhay naman namin, buhay nyo rin din naman. Pareho lang. Trabaho lang din eh. So guys, alam naman natin na napakaraming tao ang nag-aasam na magkaroon ng trabaho. Meron sila. Ang trabaho na yung sa pagiging DJ. Maski ako guys, gusto ko rin maging DJ. Naging, for a time, nakaupo din naman ako bilang isang DJ. Hindi ko na ibubunyag yung pangalan ko dahil sobrang baho. Hindi, sabihin ko na lang din. Ang naging pangalan ko po noon ay DJ Danica Kuto. Gusto niyo po ba yun? Sinong gusto maging DJ na yun ang pangalan? So, napakarami sa mga kakilala ko ang pumasok sa aming larangan. Wow, sa larangan ng radyo. Dahil una, unti lang naman yung mga taong nasa ganitong linya, di ba? Parang pipili lang. Parang nakakabongga kasi pili lang, iilan lang kayo, di ba? Tapos, sa radyo, alam nyo naman, yung buhay na napapanood nyo, magaan, masaya, maingay, sobra, literal. Minsan magulo pero challenging. Minsan controversial kasi dami mga issues. At higit sa lahat ay may kambal na fame. Siyempre ang dami mga fame horn dyan. Like kung may kakilala kayong fame horn. Ito. Ngayon, alam naman natin na bongga, end level yung buhay nila. Nagpa-vlog pa ako. And I'm back. So, ayan guys ha. Nagsalamin ako. Nag-teacher damit ako dito. Nag-outfit ala teacher ako. Ganyan talaga ha. Para medyo makatotohanan. At mas kapanipaniwala itong vlog. So, ngayon, ang katanungan ay bakit sila umaalis sa magandang buhay nila bilang isang DJ? Sa experience ko guys ha, napakaraming changes sa radyo ang aking nasaksihan sa stasyon na lang namin sa IFM na naabutan ko yung pag-alis ni Lloyd Cadena, galing po siya sa IFM. Si Ate Cara from Cara Lambingera, naging Cara Carino sa Love Radio. Si DJ Sexy Megan ng Yes The Best, galing po rin ng IFM yan. Pangalan niya naman before ay Megandang Megan. Tapos si Ate Yumi, Inday Yumi naman siya sa MOR, sa amin naman ay Yummy Yumi. Tapos si Sir Rex Cantatero, nasa YouTube din siya. So, nasaksihan ko talaga yun, maski yung mga pag-alis nila papajak sa radyo. Ayan, alam ko rin yung mga issue nilang mga yan, ganyan. Hanggang sa mga pumalit sa kanila, maraming DJs ang pumalit sa kanila na mula sa ibang station din na nakilala ko. From Love, from Win, from Energy, ang dami. Parang maliit lang naman kasi yung industriya namin, so most of the time, kakilala lang din namin yung mga nasa kapitbahay namin, mga kalaban din namin. And kung magkakalaban man yung mga stasyon namin, kami naman mga empleyado, magkakaibigan naman. Parang Love Radio, actually diba, parang magkalaban kami, ganyan. Pero, since we are living under one roof, we're living in one world of ano radio industry, medyo close-close din naman kami kahit papaano. Close-close. Parang... So, from last year hanggang this year,
ang daming naging changes, ang daming naging kaguluhang nangyari sa radio industry, 'di ba? Parang sa amin, ang daming nagsialisan, pumunta ng MOR, ng YesFM, ng Love Radio, umalis si Papa Jack, umalis si Lloyd, tapos umalis ngayon si Christine Dera. Hindi ko alam kung pwede ko sabihin yung iba. Pero sige, putulin ko na muna hanggang doon lang ha, kasi syempre ayoko naman maglaglag, baka ako yung ma-carjack nila. Actually, hindi naman kami close ni Ate Queen, ni Ate Christine. Pero syempre, we have common friends. And kahit hindi kami personally magkakilala, I think kilalang kilala ko na siya, paliban sa mga vlogs niya. Yeah, you know her. Soon, ilalaglag natin siya. Abangan natin kung papayag yung basta. Hindi ko masabi, diba? Ayoko muna maglaglag kasi, guys. Basta. So, kahit hindi ako talaga nandun sa mundo nila, sa kalaban namin, sa Love Radio. Nako, sir, yung boss ko, ha. Hindi ko sa pra-promote. Ah, guys, makinig kayo sa IFM, ha? IFM. Pag may nagtanong sa isbin nyo, IFM, ganyan. So, ay, nagka-campaign. Nagpo-promote pa ako dito, ha? Nagpo-promote to. Hindi to, ano, sir, I love you. Crush ko yung boss ko, eh. And I was dying inside to hold you. Sir, saan nanonood ka? Going back, so alam ko yung mga nangyari sa buhay nila doon. Alam nyo naman, may tenga ang lupa, may pakpak ang balita, madaldal ang bunganga ng bakla. Pero subukan natin na magtimpi. Pero kasi ang dami na pong nag-comment, ang daming nag-chat sa akin, nagme-message sa akin na ano daw ba ang dahilan? Bakit nagkakagulo ang mundo? Kaya I'm praying for world peace. So, eto, sasabihin ko yung ilan sa mga dahilan, not particular ha, sa mga bawat taong kilala kong umalis sa radyo, pero ito yung mga rason nila. Kayo na bahala, hulaan nyo guys, comment down, subukan nyo pagtahi-tahiin, pagtagpi-tagpiin yung mga kwento. Eto yung mga dahilan bakit umaalis yung mga DJ sa kanilang trabaho. Ako personally talaga gusto ko maging DJ, kaso hindi nila, ewan ko, overqualified. Masyado raw akong maganda para itago yung mukha, kaya nag-YouTube ako. Number one, na-drain na sila sa pagiging DJ. Naumay na sila, napagod na. Minsan kasi, darating talaga sa point na mapapagod ka, mawawala na yung puso mo sa ginagawa mo. And actually, ang dapat na ginagawa natin doon, eh syempre, bumabalik lang tayo sa rason, bakit natin tinanggap tong trabaho na to? O to, bakit natin ginagawa yung mga bagay na to, diba? Kasi, okay, yung itsosera ha, alam mo yung pakiramdam na na-fall out. Sa jowa mo nga eh, wala kang sahod doon, na-fall out ka. Wala kang trabaho, mahalin lang siya. Eto pa kaya, araw-araw kukuda ka, 3 times a day. Hindi lang 3 times a day, diba? Lagi sila kumukuda. And, yung ibang DJ sa ibang station, hindi ko alam ha, hindi ko siya sabi anong station, is maliban sa on-air na trabaho, meron pa silang online, on-ground, office, kung saan-saan, ang daming trabaho, nakakapagod, di ba? Imagine niyo na parang ang alam nyo lang ay DJ-DJ lang sila, pero hindi doon natatapos, guys. Tumatakbo sila sa kalsada, nag-sticker, nagsasayaw-sayaw, kung ano-anong racket, kung ano-anong trabaho ang binibigay sa kanilang boss nila within 8 hours. At saka, di ba, kahit anong saya pa niyan, guys, kahit anong trabaho yan, kahit anong bagay yan na masaya, pag ginawa mong trabaho, nakakapagod. Sobra. Kaya dapat meron tayong pause. Okay, number 2. Alam nyo, syempre trabaho yan, sometimes sahod is the issue. Nako, be, alam mo naman, di ba, ngayon sa panahon, lahat na lang nagmamahal, lahat ng presyo, pamasahe, pagkain, sobra, lahat. Siyempre, yung ibang mga DJ, lumalaki yung pamilya nila, dumadami yung mga anak nila, yung minsan dumadami rin yung asawa, ganyan, gusto mo yun. Dumadami, ang daming pinapakain sa buhay, ang daming pinapaaral, ang daming gastusin in general. So, parang naiisip nila na mas bongga kung mag-OFW, charot. Yung iba naiisip magtrabaho ng ibang hindi nila ganun kamahal, pero mahal naman yung bayad, sulit, sulit yung trabaho. Guys, mukha lang masaya, pero nag-enjoy lang kami, pero nangailangan din mo kayo ng pera. Kami rin naman, may pamilya. Kami rin, guys, nagko-commute. Marami binabayaran. May lupa, may kuryente, may tubig, may internet, may load, may pagkain. Dami rin pangailangan, guys.
tingnan mo nga yung damit, paulit-ulit na lang. Kasi nga, hindi naabot ng pangangailangan. Okay, guys. Ito na, number 3. Marami sa mga nasa radyo. Alam nyo naman yun, guys. Nakikita yung sa mga vlogs nila, di ba? Napaka-rakitero kung ano-ano yung mga ginagawang trabaho, maliban sa radyo. May mga nag-boss sa TV, tulad ni Ate Cara. Yung station manager namin sa IFM, siya rin yung boss sa PBA. Siya yung boss sa mga commercial sa radyo, mga kanta sa radyo, sa TV, ganyan. Songwriter. Merong iba, nag-artista sila, DJ Ira, ganyan. Iba naman, nagmo-model. Si DJ Nika, ganyan. Endorser ng kung ano-ano. Kung meron po kayong kilala, pwede niyo po akong i-refer, ha? Yung boses sa Meteor Garden ngayon, kilala ko yung mga boses na yun. Friends ko rin yun, from ibang stasyon, from Kapuso, ganyan. So, sa dami ng mga ginagawa nila sa buhay, naubos na yung oras nila para sa quality time, di ba? Aminin nyo naman, lahat ng mga ginagawa nilang effort, para naman sa pamilya nila. Kaya naman, ang useless lang, nung nagawa mo nga yung maipundar yung mga pangangailangan nila, pero wala ka naman dahil ikaw naman talaga yung kailangan nila. Ang ganda ng rhyme nun, no? Medyo redundant lang. Pero, napakahalaga kasi, lalo na yung ibang mga DJ ngayon, ando na sa edad na bumubuo ng pamilya, and napakahalaga nung, napaka-crucial kasi nun, di ba, sa mga parents dyan, napaka-crucial nung paglaki ng mga bata, and ayaw naman natin na yung mga anak natin, na, anak natin, ito lang yung anak ko, oh, yung anak natin, ay lumaki sa piling ng ating mga katulong, ganyan, taray, may katulong, o kaya sa mga magulang natin. Anak ko guys, di ba, maski sa mga artista nga, di ba, maraming mga nagpo-full-time mom. Claudine Barreto? Claudine? Oo, oh, naging full-time na si Claudine Barreto, di ba? Si Juday, basta alam ko si Juday, naging full-time mom siya. Si Marnia, di ba, nag-full-time mom sila. So, si Jennylyn Mercado. So, same thing with the DJs, yung iba sa kanila, is full-time na mommy or parents. Full-time parents, full-time, gustong magkaroon ng full-time. And syempre, yung iba, at syempre, at wala na, wala na po akong nasasabi, hindi na po gumagamit. At syempre, yung iba sa kanila is nangailangan din ng quality time para sa kanilang pamilya. Because at the end of the day, mahalaga pa rin yung memories na magagawa mo kasama sila. Lalo sa paglaki nila, di ba? No! Number 4. Alam nyo guys, kahit napakabongga pa ng trabaho mo, ng kumpanya nyo, ayan, kahit anong bongga ng trabaho mo, ng kumpanya ninyo, kahit sobrang daming benefits, alam nyo, kahit gano'ng kalaki sahod mo, minsan, aabot ka sa point na magre-resign ka pag hindi mo gusto yung mga katrabaho mo. Aminin mo yan. Subukan mo rin at may lala kang umalis sa trabaho dahil hindi nila gusto yung katrabaho nila. Either mayroong sip-sip, mayroong mga nanlalaglag, sinungaling, walang pakisama, tapos mga kontrabida sa opisina. Nakaka-relate ka dyan, alam ko. O, nakakwento sa inyo yan. May kakilala ko yung ganyan yung yaw-yaw tuwing mga kasama mo, walang ibang bukang bibig, kundi yung mga katrabaho nilang masasama yung ugali, walang kwenta, walang pakinabang, ang sarap ilaglag, ang sarap minsan gawan ng Diba, sarap ipakulam, ipadasal sa kyapo. And syempre, diba, kahit bongga naman yung trabaho natin, kung pumapangit lang tayo kasi na-stress lang tayo sa trabaho natin, bes, wag na. Ang hirap kaya, ang hirap na araw-araw may kita mo yung mga katrabaho mong tsaka na tsaka pa yung ugali. Oh my God! Oh my God, I remember so many people! My God. Huwag ka na munang bumalik. Pwede ba umalis ka na? Ayaw ka namin makasama eh. Please, mag-resign ka na. O, kung ayaw naman nila mag-resign, ang hirap na walang ilong be. Eh, tayo nalang mag-resign. Ganun na lang, di ba? Sino mag-a-adjust? Kung ayaw nila mag-adjust, adjust na lang tayo. Alam naman natin yung kakayahan natin. Maraming kumpanya ang pwedeng tumanggap sa atin dahil magaling naman tayo. Maganda naman tayo. Confident! Alright! Tsaka marami tayo kayang gawin. Eh sila, well, tayo mag-adjust dahil hindi nila kaya. Resign na lang, guys. Number 5. Minsan naman, kahit bongga yung trabaho mo, bongga yung mga katrabaho mo, minsan lang talaga, mayroong mga bad management. Alam mo yun? So, shout out sa mga nagtatrabaho dyan na mayroong mga boss na nakakairita, na sobrang higpit na wala sa lugar, yung ultimong malate ka lang ng isang minuto. Okay, isang segundo man lang, isang issue na, napakalang issue na memo na agad. Meron din naman sa mga management na, alam mo yun, ang dami mo na pangailangan, sobrang dami mo na request. Kulang na lang, ikaw na yung gumastos para sa kumpanya. Diba, mahal mo na yung trabaho mo eh. Pero,
walang pakisama yung kumpanya, guys. Tapos, wala silang pakialam sa nangyayari sa'yo. Alam mo yung nade-depress ka na, magaling ka naman, pero hindi ikaw yung binibigyan ng chance, walang improvement, yung... Walang improvement, tapos parang syunga lang nila, hindi ikaw yung kinukuha nila. Yung parang kasi, hello, ang gagaling ninyo. Pero, bakit ganun yun? Ba't ganun yung mga desisyon nila sa buhay? Ang lalabo, parang tulad na yung rason ko dito. Kaya naman, diretso na tayo sa number 6. Siyempre, may mga pangarap tayo sa buhay. Yung iba kasi naman, di ba, parang, best, ilang taon na, nilumot na po sila, di ba? Inugat na sila, nilumot na sila, pero wala pa rin. DJ pa din. Alam mo yon, naigets mo ba? Siyempre, guys, kahit masaya maging DJ, may pangarap din yan. Gusto rin yan maging boss, di ba? So, marami akong makakilala na parang magagaling talaga sila. Sobrang gagaling. Sobrang galing. Oo, sa galing. Ganon kagaling. Pero hindi nabibigyan ng chance. Hindi ko alam kung bobo lang talaga yung mga kumpanya na hindi binibigyan ng chance yung mga empleyado nila mga galing, tapos kumukuha ng mga kung sino-sino lang. Diba? Yung parang, oh, eto! Oh, eto! Ganyan! Sino siya? Ano nagawa niya? Oh. Eh, parang eto naman, mas magaling naman to kaysa sa kanya. Tapos eto naman, sobrang napatunayan niya na yung loyalty niya, yung effort niya, yung passion niya. Nagawa niya na yung lahat ng pwede niyang gawin para sa kumpanya, pero hindi pa siya nabibigyan ng chance. Diba? Ang galing na niya. Subok na siya. Ready na siya. Pero, inabot na siya ng ilang dekada, DJ pa rin siya. Hindi siya nabibigyan ng pangdiin ang posisyon, hindi siya napagkakatiwalaan. Nararamdaman niya na yung trabaho na ito is dead end na. Hanggang dito ka na lang. Wala na pag-unlad. Yung minsan yung feeling na yung mga classmate mo, kahit yung mga bobo-bobo mong classmate, present, yung mga bobo-bobo mong classmate, naunahan ka na. Kasi somehow, diba, like, comment down kung makarelate ka dito, i-gauge mo yung sarili mo sa mga kasabayan mo. Like, yung alam mo yung mga nasa row 5, diba? Alam mo, bobo-bobo yun. Pero ngayon, ang yayaman na kung saan na nagpupunta. Tapos ikaw, makapagbakasyon lang, ang hirap. Kasi wala ka namang pera. Dahil limited lang yung budget mo. Dahil anday mo ginagastusan. Yeah, hindi pa ako tapos. Sige na! So, ang nangyayari, kahit alam mo marami ka pang kayang gawin, nare-realize mo na yung kakayahan mo is better kung i-invest mo na lang sa ibang kumpanya na pwedeng pahalagahan yung kaya mo, yung tingin mo mag-grow ka pa, mas nabibigyan ka ng chance na ma-develop mo yung iba mong skills, kasi yung skills mo dito hindi naman nabibigyan ng chance, hindi naman nabibigyan ng pagkakataon na palaguin, pagyabanin, payabungin, ano pa man pwedeng i-rhyme doon. So may mga ganong kumpanya. So ikaw, tanongin mo na yung sarili mo, hanggang dyan ka na lang ba? Ano? Tingin mo ba? Uunlad ka pa? Bibigyan ka pa ba ng pagkakataon ng boss mo na umangat? Ano? Like and comment kung nakaka-relate ka. Kung kaya mo explain pa to sa experience mo, comment down below para mabasa din nila. Diba? Para hindi naman sila magtagal na sobrang tagal sa trabaho nila, knowing na hindi naman sila bibigyan ng chance dahil minamaliit lang sila. Diba? Number 7. Hiningal ako doon. Okay guys, tanggalin ko naman yung salamin ko sa pagkakataong to, ha? Tanggalin ko muna yung pagpapanggap ko. Kasi wala naman akong ilong. Ang hirap talaga. Wala ka ng buhay! Alam mo yung point na parang lahat na lang ng ginagawa mo, lahat ng dapat mong gawin ay dapat para sa kumpanya. Yung parang, dapat 8 hours lang naman yung ibibigay ko sa inyo, ha? Bakit parang gusto nyo nang kunin yung 24 hours ko? Lahat na lang. Lahat. So may mga kumpanya kasing gahaman. Lahat ng ginagawa mo, gusto nilang kunin. Lahat ng, minsan pati lahat ng kita mo, akam-kamin nila. Hindi ka nila babayaran ng tama. Alam mo yon, ine-exploit ka. Tapos, kung ano nung ginagawang butas para makamkam lang nila yung pera mo. Alam mo yon? Oh, so alam niyo naman minsan, di ba, sa showbiz, sa entertainment industry, may mga manager, mayroong mga ganyang mga agency na nang kakamkam ng pera. Pag, alam mo yon, mayroong kang racket. Oh, nagkaroon ka ng racket dahil sa amin. Kuha namin ng ano yan, komisyon. So, may mga ganung pangyayari din kasi sa radio. I love my company. I love my boss. Bumbumbola!
Number 8. Alam nyo, syempre, sa radyo, sobrang may bongga din ng competition. May competition na kami sa labas, may competition pa kami sa loob. Round 1, fight! Kami sa loob. Competition... Kinagat ko na yung dila ko. Competition sa labas. So, syempre, andyan yung ratings. Kailangan ma-maintain namin yung mga ratings namin. Kundi naman, mas bonggahan pa namin yung ratings namin. Dahil, syempre, pag bongga ang ratings, mas maraming commercial. Pag mas maraming commercial, mas maraming pera. Mayaman sila. So, pwedeng biyayaan din kami ng pera. Pero guys, penge, biyayaan nyo kami. So, kung kailangan nyo maglagay ng advertisement, sa mag-comment down lang kayo kung gusto nyo maglagay ng advertisement para sa ISM, kung di naman para sa YouTube ka, pwede din naman. Kasi, kailangan ko po ng pera. Ganun po talaga. Ano pa nangyari sa akin? Bakit ako magsalita? So, minsan, may mga taong hindi kasi kaya ng pressure, di ba? So, pag nahihirapan na sila na, nahihirapan na sila sa pressure ng trabaho nila, lalo na, ang hirap eh. Meron akong kilala ha, na kailangan pakitaan mo ko ng ratings. Ganyan na siya ng boss niya. Pakitaan mo ko ng ratings bago tayo ano, bago kita irregular. Ganyan. Magano-gano yung boss. So, syempre, ako naman, alam ko yung worth ko eh. Yung iba, kaya nila yung pressure. Pero yung iba naman, alam nila yung worth nila. Na parang, bakit mo ba ako pinipilit? Eh, ginagawa ko naman yung best ko eh. Pwede ba ikaw naman may problema? Hindi naman ako. So, ang nangyayari, ay naku, alis ako. Aalis ako. Bakit? Bakit? Kala mo ito na yung trabaho kaya kong gawin? Ito na yung trabaho tatanggap sa akin? No! I know my worth! Magaling po ako! Galing-galing ko! Wala po akong sakit! Joke yun! So, ganun. Hindi yun magaling. Pero, hindi magaling na joke yun. Pero, may mga ganun kasi. Mukhang to, oh. Mukha bang walang tatanggap dito? Mukha bang hindi ko kaya yung ginagawa ko? Sino ba talaga ang may problema? Ikaw o ako? Kasi hindi ako pressured eh. Baka ikaw yung pressured. O ano? Number 9! Minsan, umaalis yung mga taga-radyo sa kanilang magandang trabaho dahil may mas magandang opportunity paparating sa kanila. Diba? Parang ikaw, umalis ka sa trabaho mo before kasi syempre ngayon, boss ka na, bossing ka na, kaya ka nagpunta na abroad. So, may mga ganong pagkakataon, umaalis sila sa trabaho nila dahil, best, cheap lang yan, no? Ito to, bongga to, kayamana, nakaka-alta, nakaka-high, ganon. Diyan, oh my God, I eat lugaw there. Dito, I eat congee. I eat, ano yung English ng lugaw? Malibat sa congee? I eat porridge. Porridge ba? Or whatever. So, di ba may mga ganun pagkakataon na parang gusto mo naman bigyan ng level up at embrace yung higher opportunities ng buhay mo. As in higher, gito, hindi nyo nakikita na yung kamay ko. So, sa pagkakataon na yun, alam mo yun, meron ng bonggang pera, mas bongga na yung oras na meron ka para sa family mo, para sa sarili mo. Tapos, okay pa yung boss mo, okay pa yung company. What else can you wish for? Diba? Number 10! Bonggang number 10! So, meron nung mga instance kasi na umaalis na yung mga DJ sa trabaho nila kasi na-fulfill na nila trabaho nila. Na-fulfill na nila yung duty nila bilang isang DJ, yung obligation nila bilang isang mamamayan na mag-entertain, mag-inform, at maging kaibigan mo sa radyo, sa Eric. Kanya, I'm glad you came. Pero ganun, di ba? Aminin nyo yan guys, yung mga DJ and trabaho naman nila, hindi lang basta samahan ka pag may trabaho ka, bigyan ka ng music, or batiin ka pag gusto mong pabate, yung birthday mo, nag-break kayo, o anytime na nakikinig kayo, di ba? Alam nyo yan, dami yung pabate, dami yung na-request. So, na-fulfill na nila yung trabaho nila. Ngayon, masaya na ako, nagawa ko na yung job ko, and it's time para i-fulfill ko naman yung mga gusto ko sa buhay. Like, kung gusto ko naman mag-asawa na, hindi naman gusto kong mag-travel, kundi naman para i-pursue yung mga gusto na nila sa buhay, bahay. Pwede rin yung gusto nilang gawin sa bahay. Lahat ang gusto nila, pwede nilang gawin this time dahil nakapag-ipon na sila, na-render na nila yung oras nila para sa inyo ngayon, para sa sarili naman nila.
medyo paulit-ulit yun, no? So, dito na papasok yung me time. Alam niyo yung meron akong kakilalang DJ na dati, nag-resign siya kasi ang taba niya na daw. Actually, hindi naman siya ganun kataba. Nagkaroon na siya ng laman. Pero dahil na broken heart siya, alam mo yun, pwede kasi pumasok yung personal issues mo eh. Yung parang hindi mo na magawa yung trabaho mo dahil masyado ka nasaktan sa buhay mo, ganyan, sa mga pinagdaanan mo. And gusto mo naman ng personal time. Meron akong kilalang ganung DJ. Maganda rin yung DJ na yun. Nakasama ko rin yun minsan sa mga videos ko, ganyan. Tapos, nag-resign siya sa trabaho niya kasi gusto niya nang mag-move on. So sa pag-move on niya, doon siya nagpapayat, doon siya nagpaganda uli. Doon talaga niya, guys, binalik talaga yung balik alindog program. Tunay na alindog ang lumabas. Kaya naman pagbalik niya, braver. Bolder. At fiercer. Paano yung fierce? Ayaw mo na. Pero basta ganun, may mga ganun akong kakilala na umalis ng radyo dahil gusto na nilang bigyan ng... ang sarap. Ganun, comfort. Sobrang sarap. So guys, dyan muna nagtatapos ang ating mga dahilan kung bakit sila umaalis. Kung meron akong nakaligtaan, kung meron na kayo ngayon naiisip na dahilan, bakit umalis yung mga nasabi kong DJ, bakit kung ano nang nangyari, or meron kayong gustong itama sa mga sinabi ko, feel free. Don sa charot. Dito, comment down nyo lang yan. At guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel na nag-upload ako ng video every Wednesday and Saturdays. Actually, tuwing every other day na nga eh. So, ano guys, huwag kayong mawala ng pag-asa. There will always be a DJ. Kung wala man sila on air, andito naman na sila online. Kaya naman, when you smile, don't say cheese. Siyempre mga DJ nyo, diba? Sino yung papangiti sa inyo? Don't say cheese, say big cheese! See you tomorrow, big cheese! Bye-bye! Bye! Now, signing off. Bye-bye! Big cheese, big cheese.